Pre, siguro nandito ka sa channel natin dahil isa ka ding electronic technician or malamang isa sa mga dahilan kung ba't nandito ka dahil ikaw ay naghanap ng mga electronic tips. Para sabihin ko sa iyo, pre, nasa tamang video ka. Kaya ang gagawin mo lang ngayon, tapusin mo itong video natin dahil ang topic natin is tungkol sa amplifier at nanggaling po ito mismo sa mga viewers natin kay Rap Noel Sarate. May comment kasi siya dito, may tutorial ka rin ba, boss, kung paano mag-voltage check bawat section, kung insakto bang supplies sa bawat section. So yun yung pinakamin topic natin, pre, kaya samahan nyo ako, tara. I gave you my heart. Bago natin ipagpatuloy itong main topic natin, mga pre, gusto ko sanang i-shout out at kumustahin yung mga taga Visayas, lalong-lalo na sa mga taga Cebu, mga taga Luzon, mga taga Mindanao, at lalong-lalo na ikaw, pre, kamusta ka? Sana nasa mabuting kalagayan ka at sa pamilya mo, pre. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mga pre, huwag kalimutan mag-subscribe, hit mo yung red button sa baba, pre, at saka bell icon, at para ma-notify ka may bago tayong upload, mga pre. At kung gusto mo ring matuto at maraming mapanood na mga video tungkol sa electronics, check mo lang yung inbox natin sa baba. May mga kaibigan tayo dyan, mga tech vlogger dito sa YouTube. Hindi lang tayo magbanggit ito ng isa kasi marami na po tayong mga kaibigan dito na mga tech vlogger para walang tampuhan. Check nyo lang yung inbox sa baba, mga pre. Tapos, visit nyo yung mga channel nila, mga malupit nyan. Meron, sigurado akong meron kayong matutunan doon na mga malupit na techniques about electronics. Hindi po ako mahihiya mag-promote dyan. So, simulan natin itong main topic natin. Itong board na ito, mga pre, ay galing po ito sa Sakura. Model niya, ABC-735, kung pansin nyo. Yun. Ito yung gagamitan natin na pang prop sa video natin. Ayan, unang section na sukatan natin ng boltahe. Siyempre, una tayo sa power supply section, pre. Bale, ang original na supply ng AB735 na Sakura is 45045, pero gumamit lang tayo dito ng 35035EC. So try nating sukatan yung output ng transformer. Saksak muna natin. Yun, saksak. Kuha tayo ng tester. Pang tester. Siyempre, pang tester yan. Tingnan na pala kayo sa tester ko, ha. Medyo putol yung pagkabasa ng number. Wala pa po tayong budget pambili ng mga mamahalin, pre, kaya tiis muna tayo sa mga mumurahin. Pero at least may magamit tayo, pre. So since mag-test tayo ng AC dun sa supply muna, set natin yung tester natin sa AC. Yun. Tayo sa output ng transformer. Hindi ko na lang ilipat yung camera. Yun, center tap, tapos kabila 38 kabila naman 38 din. So ang binigay na specs dito sa transformer natin is 35. Pero may masuka tayo na 38. Iwan ko lang kung accurate yung tester natin or sinadya lang yan na pinataas ang kanyang voltage kasi itong supply natin is magdrop naman kasi yan pag may load. So kumbaga mayroon silang allowance. So next natin susukatan, tandaan nyo may 35 38 tayo AC.
So, doon naman tayo magsukat sa after ng bridge diode. So, DC na tayo. DC na yan. So, set natin, tester natin sa DC. Doon tayo mismo magsukat sa filter cap. So, ground muna natin. Ground to negative. Positive muna. Yun, may 52.5 DC na yan, DC. Sa negative, meron naman negative 52.7 DC. 52.7 DC. Yun, may supply na tayo. Next na section na susukatan natin ang boltahe ay ang power output section. So, usog muna natin ng kaunti yung maganda nating tester. So, sa power output tayo. So, bale, meron siya dyan na 8 na power output. Bale, 2 per channel. 4 na power output kada channel. Meron siyang ito. 5C5200 na NPN type na transistor. Tapos kabila naman itong dalawa. 2SA1943 na PNP naman type na transistor. So may dalawa tayong klaseng supply sa negative side at sa positive side, which is yung NPN at saka PNP. So dito muna tayo sa NPN magsukat. So yung prod natin, set muna natin sa ano, ayan, 200. Yung negative prod natin sa ground at yung positive dun sa collector ng NPN. Meron tayong 52.6, so pumasok siya. Dapat dito din. Dito din. Yun, 52.6. So, kabila naman, negative side. Dito sa PNP type transistor. To SE1943 collector. Negative 52.7. Kabila. Negative 52.5. Yun, okay lang yan. So, yun. Next nating sukatan, mga pre, is tinatawag na DC offset. Tanong dyan, saan natin pwedeng, saan tayo magsukat ng DC offset? Doon tayo magsukat, pre, sa mismong speaker output ng pinaka-output ng amplifier natin. Dito natin ilagay para klaro. Doon tayo magsukat sa speaker output mismo. Yung tester natin. Babaan lang tayo natin sa bind 20. At yung negative prod natin doon sa ground. Yung positive natin dun sa speaker output mismo. Pwede dun sa ano, terminal, speaker terminal, pero dito tayo mag test point sa resistor sa may emitter ng power output. Kailangan makasukat tayo dyan ng max na 0.06 volts. At may nasukat tayo na 0.03.
to 10.5. Okay, yun mga pre. Konting tips lang. Kahit makuha natin yung normal voltage niya sa about section, dapat hindi pa yan ano, sure 100% na working normal yung amplifier natin. So para ma-sure, pinaka-discarte dyan, lagyan nyo yung audio source sa may input, testing nyo with music, dapat patugtugin natin para klaro. At i-observe din natin yung temperature ng transistor output dito sa driver, lalo na pag mag-upgrade ka ng amplifier, magtaas ka ng supply. Kahit ano, magtaas ka ng supply dito, dapat yung nasukat natin kanina na normal, dapat ganun din yung masukat natin. At yung observe na natin yung temperature, kasi minsan mas mababa yung specs yung transistor natin na ginamit. So yun lang siguro mga pre, hanggang dito lang. Yun kasi yung pinaka request ng viewers natin. Okay, salamat po, hanggang sa next video natin mga pre.